so many times, but still, here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own, for this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. My Savior, thank you for all the things you've done. My everything.
worship. You're my Redeemer. Lift up your head, church. Your redemption draws nigh. Your redemption draws nigh. Jesus.
sing proclaims your glory. Every breath I take reflects your majesty. In your wings, O Lord, I find my comfort. Keep me, Lord, and stay. Hear me now, I pray. In my darkest hour, you strengthen me. Took away the blindness, now I see. In your sanctuary is where I want to be. Take my hand and walk with me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms, I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me going. Song I sing proclaims your glory. Every breath I take reflects your majesty. In your wings, O Lord, I find my comfort. Keep me, Lord, and stay. Hear me now, I pray. In my darkest hour, you strengthen me. Took away the blindness, now I see. In your sanctuary is where I want to be. Take my hand. Walk with me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms, I know I'll be safe. Can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms, I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you. Keeps me going. Just keeps me going. Just keeps me going. Praise the Lord sa pumapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Maraming salamat po sa ating Panginoon again for this wonderful opportunity na makapaghayag po ng salita ng ating Diyos. At salamat din po sa ating pong beloved Bishop Louis and Pastor Norma for allowing me to stand before you. So ngayong gabi po ito, yung pong pagpapatuloy po ng ating pong series last week, yung kadugtong po. But before anything else, tayo po muna yung humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yuko muna natin po ang ating pong mga ulo. Tayo po yung manalangin sa ating Diyos sa buhay. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigay niyo po sa amin. Patuloy, O Diyos, humingi kami sa iyo ng awa at habag. Linisin mo ang mga puso, aming mga isip, at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa dakilang gawain ito. And Lord, I pray that you feed us with your wisdom, your knowledge, and your understanding. At hiyaan mo yung spirit of conviction mo ang dumaloy po sa puso po na bat isa po sa amin na nandirito na makikinig. Iliwin mo kami sa spirit of error, sa mga technical issues. And Lord, I pray, yung mga kapatiran na pauwi pa lang, galing sa malalayong lugar at trabaho, ihayaan mo umakarating sila sa kanilang tahanan na maayos at umabot po sa aming pag-aaral. Patuloy din, basbasa mo yung abang likod. Hayaan mo, ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito. At hayaan mo yung Holy Spirit mo ang kumilos po sa bawat isa po sa amin ngayong gabi. Maraming salamat. We claim the victory today in our lives. In Jesus' name, amen. So praise God, brothers and sisters. Last week, we talked about the first part of intensifying the grace of giving under our series about the majesty of God. And tonight, we will continue to talk about the second part naman po, or yung pangalawang parte naman po ng intensifying the grace of giving. So mga kapatid, back to our passage, sa 1 Chronicles chapter 29, verses 6 to 19, here, the temple was about to be built by Solomon at hindi po si King David.
However, ito po si King David prepared the materials and take note. He first gave to the Lord. Yan po ang una niyang ginawa. Nagbigay muna siya sa Diyos. So approximately around 3,000 talents of gold or 7.6 billion US dollars sa panahon po natin ngayon kung kukomputin po natin. And 7,000 talents of silver naman or 212 million US dollars sa panahon din po natin ngayon. At hindi lang po yan. Plus yung pong a great abundance of precious stones. Kasama din po niya binigay. So ganyan po kalaki yung halaga na ibinigay po mismo ni King David sa Lord para po masimulan po ang Temple of God. At hindi lang po mga kapatid si David, pati po yung mga leaders also gave for this purpose. And then, the people also gave for this purpose. At ang matindi po, there was an overwhelming joy. Talagang punong-puno po sila ng kagalakan at nagkaroon po ng outbreak of praise dahil po sa unusual kind of giving na ginawa po ng lahat. Ganyan po ka-intensified yung giving po nila. So that is why tonight, allow me to give you three areas in intensifying the grace of giving from our God. First, in light of God's uniqueness. Ang sabi po sa 1 Chronicles chapter 29 verse 11, basahin po natin. Yours, O Lord, is the greatness. Ulitin ko, yours, O Lord, is the greatness, the power and the glory, the victory and the majesty. For all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. So una-una, God is unique because of His greatness. At ang greatness po, He refers to God's mighty acts. Kaya po sa Psalms 145 verses 3 to 4, Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. One generation shall praise your works to another and shall declare your mighty acts. Brothers and sisters, ito po yung lahat ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos sa Biblia. So mga kapatid, alam ko pong marami pong ginagawa po ang Diyos sa ating pong pang-araw-araw na buhay na hindi po natin namamalayan, hindi po natin napapansin katulad po ng kanyang pagtitiis sa ating pong mga kaugalian o yung mga kahinaan sa matagal po na panahon. Pero hanggang ngayon ay nagtitiis pa rin po siya dahil po sa kanyang kahanga-hangang kadakilaan. Now second, God is unique because of His power. As found in Exodus chapter 15 verse 6, Thy right hand, O Lord, is become glorious in power. Thy right hand, O Lord, hath dashed in pieces the enemy. So ibig sabihin, the power of God is what was making all of God's greatness. So yung kanya po mighty acts were only, take note, only because of God's power, which is ascribed to God alone. Para sa Kanya lang po talaga. At naniniwala po ba kayo nang dahil po sa kapangyarihan or sa power po ng Lord, kaya po hanggang ngayon ay buhay pa rin po tayo at malalakas pa rin po tayo. If not because of His power, baka dahil sa sama po ng panahon ngayon, marami na po sa atin ang napahamak at nalagay po sa panganib na kalagayan po na katulad po na kinalalagyan ng maraming hindi mananampalataya na wala po silang magawa dahil wala po silang Diyos na mayroon pong power para iligtas po sila. At yan po ang isa sa dapat po nating pasalamatan po sa Diyos. Now thirdly, God is unique because of His glory. At ang glory po, He refers to God's presence. Ang sabi po sa Exodus chapter 33 verse 15, Then He said to him, If your presence does not go with us, ulit ko, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. So dito po natin makikita mismong si Moses, alam kung gaano po kahalaga, gaano po kaimportante ang presensya ng ating Panginoon. In fact, kung hindi po dahil sa kanyang presence, sa palagay nyo kaya, nakatayo pa rin tayo sa ating pananampalataya. For your information, ang presence po ng Lord, once na nadarama po natin, ay nagbibigay po ng lakas po yan ng loob po sa atin para harapin po natin yung lahat ng pagsubok po na dinadanas o dumarating po sa ating po mga buhay patungo po sa tagumpay. At hindi nyo po ba alam na sa Old Testament po, nung makita po ng mga kaaway ng Israelita o ng Israel na hindi po nila dala yung Ark of the Covenant,
Ang nangyari, nagalak po sila, tuwan-tuwa sila dahil alam nila pag wala po yung Ark of the Covenant ay wala po yung presence ng Diyos sa kanila at hindi po sila mananalo sa kahit anumang labanan. Kaya gayon din po sa atin. Once na hindi po natin maramdaman ang presence ng Lord, madalas po sa hindi ay nanghihina po tayo. At hindi po tayo makalaban sa mga problemang kinahaharap po natin. Dahil lumilitaw lang po yung tapang po natin. Take note mga kapatid, once na feel po natin ang presence po ng Lord through the Holy Spirit. At ang presensya po ng Diyos din po, yan po through the Holy Spirit ang nag-uudyok po sa atin para ano? Para tayo po ay magpakabanal at hindi po gumawa ng masama. In fact, pag wala po ang presence ng ating Panginoon sa atin, marami po sa atin ngayon ang nabubuhay na po sa kasalanan. At hindi lang po yan, ang presensya po ng Diyos ang magpapatunay na buhay po siya. At kasama po natin ang ating Diyos sa lahat po ng oras at sa lahat po ng sandali. That is because of God's presence. Now fourth, God is unique because of His victory and majesty as found in 1 Chronicles chapter 11 verse 14. But they took their stand in the middle of the field. They defended it and struck the Philistines down and the Lord brought about a great victory. For your information, it is never a man's victory. It is always God's victory. At yan po ang tatandaan po natin na ang victory po natin sa lahat po ng area ng ating po mga buhay ay hindi po dahil sa ating po mga karunungan, sa ating po sariling lakas, sa ating mga connection, kundi dahil po sa Diyos ang nagbigay po sa atin ito. Ibig sabihin, kung ayaw po ng Diyos na magkaroon ka ng victory, sa anumang bagay na gagawin mo, ay hindi mo ito makukuha without Him giving you the victory, no matter how hard you try. At nangyari po yan kay Abraham. Ano po mapapansin po niyo sa greetings ni Melchizedek kay Abraham? Ang sabi niya, "Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth." Sino po yung High God? Siya po yung creator at possessor ng langit at lupa. And truth be told, there is not one speck of the universe, not one possession, not one person that God does not claim as His creation. Dahil lahat po ay nilikha po lamang ng Diyos. Maging ang tao, ang isip ng tao, ang dunong ng tao o kakayanan po ng tao. Kaya po nagagawa po yung mga constructions na yan, yung mga skyscrapers po, buildings, yung mga smart cities, yung mga infrastructures po, or even artificial intelligence. Yan po ay dahil sa likha ng Diyos pa rin, the possessor of heaven and earth. Which brings us to the second, intensifying the grace of giving from God in light of God's grace. In 1 Chronicles chapter 17, verse 16, "Then King David went in and sat before the Lord, and he said, 'Who am I, O Lord God? And what is my house that you have brought me this far?'" So brothers and sisters, ang dahilan po kung bakit po David was feeling small in the presence of God Almighty was because of God's greatness, His power, His glory, His victory and majesty. Kaya po yun po yung pakiramdam ni David. Because nothing, take note, nothing is ever from us. Wala naman ating kung hindi binigay lamang po sa atin ito ng Diyos. At yan po ang buong katotohanan. Mga kapatid, lahat po ay ipinagkaloob lang po ng Diyos bilang biyaya niya po sa atin. O grace niya po sa atin. Dahil sa mabuti po ang Diyos. That is why in 1 Chronicles chapter 29 verse 14 it says here, "But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you and we have given you only what comes from your hand." Dalawang beses po sinabi ng aklat na ito, "Who am I, Lord?" Na ibig sabihin, wala naman po tayong maibibigay po sa Diyos na hindi po ibinigay lang or galing din po sa kamay ng Diyos mismo. Our wealth, our health, our family, our connections, pati yung mga skills po natin, yung mga talento po natin, even our knowledge, our ability, even our own strength, our wisdom,
pati buong buhay po natin. Lahat-lahatin na po natin yan. Yan po ay regalo lang po ng Diyos na punong-puno po ng biyaya. They are all God's grace to us. Yan po ang totoo. Wala tayong pwedeng maangking kahit isa, wala po. At lahat po yan, iiwan po natin dito pagdating ng takdang panahon. Why? Because life is short. Kaya nga po sa Psalms 39 verse 5, "Indeed, you have made my days as handbreadths, and my age is as nothing before you. Certainly, every man at his best state is but vapor." So, ibig sabihin, kasing lapad lang ng kamay ang sukat ng buhay ng tao. Ganun lang po. Maikli lang at wala ni isa po sa atin ang may alam kung paano po natin pahabain ang buhay po natin na lagpas po sa appointed time of our death. Wala po nakakaalam. Dahil maging ang buhay po natin ay biyaya lamang ng kataas-taasang Diyos. Therefore, kung maikli lang po ang buhay ng tao, all of our material prosperity given by the Lord as His grace means little. If not used and invested for the advancements of God's kingdom purpose in order to make His name glorious. Meaning to say, lumiliit po ang halaga ng kung ano man ang meron po tayo pagkapag hindi po ito nagagamit sa layunin po ng Diyos. At alam na alam po ni King David yan. Now, third, intensifying the grace of giving from God in light of God's one desire. In 1 Chronicles chapter 29 verses 3 to 6. "Besides, in my devotion to the temple of my God, I now give my personal treasures of gold and silver for the temple of my God, over and above everything I have provided for this holy temple. 3,000 talents of gold, gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver for the overlaying of the walls of the buildings. Verse 5, for the gold work and the silver work, and for all the work to be done by the craftsmen. Now, who is willing to consecrate themselves to the Lord today? Then the leaders of families, the officers of the tribes of Israel, the commanders of thousands and commanders of hundreds, and the officials in charge of the king's work gave willingly." Ang sabi, they gave to God willingly. Mga kapatid, from King David hanggang sa mga leaders po niya, hanggang dumaloy po sa mga tao down the line, they were stirred in their hearts to give. Take note, not to King David, but to the Lord, sa ating Panginoon, willingly. Why? Paano po nangyari yun? Paano nangyari na nagbigay sila willingly? In 2 Corinthians chapter 8, verse 5, "And they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord." Ayun. "They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. For your information, this was the Macedonian brethren insisting to give to other churches despite na sila mismo nagdaraho or naghihirap." Bakit? Dahil una po nilang binigay, take note, ang mga sarili po nila sa Diyos. Binigay muna nila yung sarili nila sa ating Panginoon. And this is God's one desire, that we give ourselves willingly first to God. Ibig sabihin, ibigay mo muna yung buong buo ng sarili mo without any reservation and no hesitation at all. And truth be told, brothers and sisters, magiging madali na po ang magbigay po ng tithes, ng offering, ng mga love gifts, at lahat po ng material things na yan, kapag una muna nating binigay ang sarili natin sa Diyos. Hindi po sa pastor, hindi po sa iglesia, kundi po sa Diyos. At sapagkat po hindi po makikita ang Diyos ang mga ito po'y ibibigay mo sa iglesia na itinuturing body of Christ, at ang ulo po ay si Kristo. And truth be told, brothers and sisters, ladies and gentlemen, this is a very big challenge sa ating pong lahat ng mga anak ng Diyos.
Because in 1 Chronicles chapter 29, verses 17 to 18, it says here, I know, my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All these things I, si David po, have given willingly and with honest intent. And now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you. Lord, the God of our fathers, Abraham, Isaac, and Israel, keep these desires and thoughts in the hearts of your people forever and keep their hearts loyal to you. Meaning, ang pagbibigay po is a test of the heart. So kung malaking pagsubok po sa atin yung pumawalan ka ng pera, mas lalong malaking pagsubok po sa atin pag nagbibigay po tayo ng pera sa Diyos. Dahil pag tayo po ay mayroong problema sa pera, hindi po tinitingnan ng Diyos yung puso na nagbibigay sa atin. Yung tayo yung binibigyan. But rather, pag tayo po mismo ang nagbibigay or nagbibigay sa Kanya or sa gawain niya, diyan po nakatingin ang Diyos sa puso po natin kung willing po tayo magbigay or hindi. Maging ito man po ay tithes, ito man po ay offering or tulong po sa mga nangangailangan na kapatiran or kahit anumang bagay or anumang klase ng pagbibigay ay dapat nandoon po yung willingness po sa puso. Now, meanwhile, balik po tayo dun sa issue po natin last week. So mga kapatid, saan po kukuha ng panggastos ang mga churches ng Macedonians? Kung hindi sila kumukuha ng tithes at yung pera po nila ay binibigay nila para itulong sa ibang church, na ang mga kapatiran ay naghihirap. So kung church po sa Corinto ang pag-uusapan po natin, maaaring wala po silang problema kasi po mayaman po ang mga taga-Corinto, karamihan. However, papaano po yung mga churches sa Macedonia? Ang church po sa Philippi, sa Berea, at sa Thessalonica na kasalukuyang dumadanas ng hirap sa finances. Saan po sa tingin po ninyo kukuha po sila ng panggastos para sa kani-kanilang mga church? Ang sabi po sa Acts 20 verse 20, how I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you and taught you publicly and from house to house. Dito po, malinaw na sa bahay-bahay lang po sila nag-held po ng gawain. Even sa 1 Corinthians chapter 11, verse 18, basahin natin. For first of all, when you come together as a church, ulitin ko, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and in part, I believe it. So dito po, binanggit po ni Apostle Paul yung pong gathering na as a church. Then sa verse 22 po, nung magkaroon po sila ngayon ng conflict sa communion, malinaw po na sinabi po ni Apostle po sa kanila na wala ba kayong bahay para doon na lang kayong magkainan? Kaya dito kayo nagkakainan ng banal na hapunan? Nakakahiya? Mahiya naman kayo? Ang gugulo nyo? Doon lang kayo sa inyong mga bahay magdaos ng banal na hapunan. Kaya malaki po ang posibilidad na sa bahay lang po sila nagdaraos ng gawain. Even Sunday service. Kaya po sa Romans chapter 16 verse 5, likewise, greet the church that is in their house. Ulitin ko, greet the church that is in their house. Batiin daw yung iglesia na nasa kanilang bahay. Greet my beloved Epaphras, who is the first fruits of Achaia to Christ. At ganyan din po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 19, nasabi rito, the churches of Asia greet you. Aquila and Priscilla greet you heartily in the Lord with the church that is in their house. Binanggit na naman. So ibig sabihin, malinaw na nasa mga bahay-bahay po lang nila na nagsa-Sunday service. Kaya po, wala pong gastos. Yung preacher, maaaring binibigil lang po nila ng offering. So, if that is the case, hindi nga po nila kailangan ng tithes dahil walang rental expenses. No electricity. No water bills. No insurances or para doon po sa building. Wala rin po mga instrumento. Wala rin pong hospitalization. No transportation at all. Wala rin pong allowance or salary. No medical aid para sa mga workers. So meaning, wala pong full-time workers. Why? Sa bahay-bahay lang po ginaganap yung service. Ang problema, mga kapatid, paano po sa panahon natin ngayon?
Some have their own church buildings. At yung iba naman ay wala. Sa mga walang church building na medyo maraming members, ang renta pa lang po ng venue, 150,000 na po per week. What about the expenses sa mission house for the pastor and his family, sa mga full-time at part-time workers, such as electric and water bills, magkano na yan? Insurance and maintenance ng mission house owned by the church, pati yung mga mamahaling instrumento, magkano na yan? Yung mga real estate taxes ng mission house, pambili ng sasakyan para sa gamit ng church, at insurance at maintenance ng mga sasakyan. Yung allowance, yung salary ng mga workers, full-time and part-time. What about the food, the clothing, yung mga sapatos, yung mga expenses sa sapatos, yung mga full-time ng mga full-time workers? What about yung medical aid na mga manggagawa pag nagkakasakit? Office supplies, yung mga financial problem ng mga manggagawa na sa full-time po pagka nangangailangan ng family po nila. Yung mga accident expenses, o yung maintenance sa mission house, yung mga gastos sa mga nasisira at marami pa pong ibang expenses. Saan kukunin yan sa Give Cheerfully? Tanong, meron bang nagpaparent ng venue na 150,000 a week na pagkatapos mong gamitin yung lugar, tapos mong rentahan yung lugar, magsasabi, Pastor, Give Cheerfully na lang. Meron bang insurance company na pag nagre-renew ka ng policy at tinanong mo kung magkano ang premium, ang isasagot sa'yo, Give Cheerfully? Saan palengke, saan mall, grocery, hardware, electric company, water company na kapag bibili ka ng pagkain araw-araw para sa mga workers ng pastor? Bibili ng sapatos, ng medyas perhaps, ng gamot, ng hardware materials, ng pang-ospital, pag mayroong sakit, bayad sa tubig, bayad sa kuryente, pamasahe sa jeep o sa Grab, MRT, LRT, na pagbabayaran mo na ang sasabihin sa iyo, Give Cheerfully saan po? At hindi lang yan. Anong institution, government, business sectors, school, family sectors, ang tatagal kung alam niya kung magkano ang gastos niya. Pero hindi niya alam kung magkano ang perang papasok sa kanyang pinamamahalaan. Kasi ang income niya po ay manggagaling lang sa Give Cheerfully. Brothers and sisters, I would like to remind everyone, baka nalimutan po natin ang sinabi po ng Lord sa Luke 14, verses 28 to 30, basahin po natin. For which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it, lest after he has laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. So dito po, malinaw po na sinabi po na Lord, kung magtatayo ka ng tore, magbilang ka muna. Kasi po, pag kinapos ka, ano mangyayari? Titigil ang construction. At pag tumigil ang construction, ano sasabihin ng mga tao? Eh di nakakaya. Bakit kinapos ka eh? Kaya natigil ka. Why? Halatang hindi ka nagbilang bago magtayo. Mga kapatid, kung magtatayo lang ng tore, dapat magbilang po muna bago itayo. How much more pag church ang itatayo? Tanong, papaano ka magbibilang? Una, bibilangin mo muna yung expenses o yung mga gastusin mo sa araw-araw. Linggo-linggo, pati sa buwan-buwan. Pagkatapos, yung papasok na pera, kung magtutugma na dapat ay lagpas sa gagastusin or dapat mas malaki ang papasok na pera kaysa sa gagastusin. Para meron kang sobra, meron kang buffer or meron kang allowance. Pag meron pong biglang gastusin na hindi kasama sa budget mo, may mga gastusin na biglaan or hindi inaasahan, meron kang buffer. Kaya lang ang tanong, yung gagastusin na madaling kwentahin, eh papaano yung papasok na income ng church? Paano mo makikwenta ang papasok na pera kung Give Cheerfully ang basehan?
parang suntok sa buwan ang income ng church. Kasi nga po, give cheerfully. Kung magkano lang ibigay, pwedeng malaki, pwedeng pong maliit, pwedeng sakto lang. Paano kung kulang? Saan kukuha ang church? Mangungutang sa members? Why? Kasi po, wala pong basihan ng income. Bakit? Give cheerfully. Brothers and sisters, for your information, here into God be the glory, meron pong tithes and offering. Kaya si Bishop po, si Pastora, si Elder Cha po, pag meron pong bibilhin ng mga pangangailangan po para sa church, or magre-rent po tayo na mas mahal po na venue kaysa po sa dati, alam ko po kagad nila kung kaya or kung hindi po kaya. Why? Meron pong basihan po sila ng income ng church. Bakit? Kasi po, may basihan din po ang pagbibigay ng mga members ng tithes. In fact, meron din po tayong give cheerfully. Yung po Project G-Code po natin ng ating church, kung saan po malaki pong bahagi po nito ay para sa operation tulong. Tumutulong po tayo sa mga kapatid na nangangailangan ng finances. Nasusunugan, yung mga binaha, pinaalis sa bahay, yung may mga sakit katulad ng COVID-19, mga kapatid. Ang laki po ng gastos ng operation tulong. Ang bigayan po dyan ay give cheerfully. Nung una, okay, dahil halos lahat nagbibigay. Pero ngayon, mga kapatid, madalang pa sa patak ng ulan. Bakit? Give cheerfully eh. Give cheerfully nga. Now, most of all, para saan po ba ang tithes? In Malachi chapter 3, verse 8, "Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings." Mga kapatid, bakit po sinabi ng Diyos na ninanakawan siya ng Israel sa hindi nila pagbibigay ng kanilang tithes and offering? Bakit sinabi ng Diyos yun? Dahil po ang tithes at saka ang offering po nila ay hindi po sa kanila, kundi para po sa Diyos yun. Kaya po sa Leviticus chapter 27 verse 30, "A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord." Yan daw po'y para sa Diyos. It is holy to the Lord. At para sa naman po yung tithes na ibibigay naman po sa Diyos? Malakay chapter 3 verse 10, "Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house." So malinaw na sinabi po ng Lord na ang tithes po ay para sa pagkain sa templo or sa mga Levites na full-time na naglilingkod po sa Kanya. So brothers and sisters, sa ngayon po, para sa mga pastors and full-time workers na naglilingkod po sa Kanya, kasama pati po yung ibang mga part-time workers. In fact, sa panahon natin ngayon, yung tithes tsaka yung offering po ang gumagastos sa church. Hindi lang po sa food, sa clothing ng mga pastor and mga workers, pati po sa lahat ng gastusin sa church. Rental, medicine, insurance, yung mga electric and water bills, yung mga hardware materials, yung mga amilyar ng mission house, yung petroleum expenses, yung office supplies, lahat yan sa tithes and offering nang gagaling. Why? Bakit kailangan sa tithes and offering manggaling, lalo na po yung food, shelter at yung clothing po nila? Dahil po ang tithes at saka ang offering po ay pag-aari po ng Diyos. Kaya lumilitaw ang Diyos po ang nagpapakain or bumubuhay po sa mga naglilingkod sa Diyos. Mula po sa pastor at sa mga workers ng Diyos, lalo po sa full-time workers. Pero kung ang lahat po ng gastusin ay sa give cheerfully, lilitaw na ang nagpapakain po sa church mula sa pastor hanggang sa workers ay ang mga members at hindi po ang Diyos. Kasi po, wala po silang tithes na para sa Diyos. Na panggastos po na dapat na mga workers niya, kaya ang tendency po, yung ibang nagbibigay ng malaki, hindi ko naman po nila lahat, ang gusto hawakan sa leeg ang pastor at ang buong church. Why? Dahil lumilitaw po, siya po ang nagpapakain sa pastor at sa members ng church, hindi po ang Diyos. Kaya lumilitaw din po na may utang na loob ang church po sa kanya, kasi po ang katwiran po niya, siya po ay nagbibigay cheerfully ng malaki po sa loob ng church. So brothers and sisters,
Hindi ko naman po nila lahat. Pero meron pong ganyan, lalo na po sa ibang mga churches. Although lahat po naman ng mga pera ng members ay galing din po sa Lord. Pero ang tithes at saka ang offering po ay intended lamang talaga para sa Diyos. Para lumitaw po na ang Diyos po ang nagpapakain sa mga lingkod po niya. Yung bigyan mo ng offering ang pastor o ang worker po, wala pong masama po dyan. Pero kung ibibigay ng member para may pagkain sa loob ng church, dahil pag hindi po siya nagbigay cheerfully, ay walang pagkain sa loob ng church, ay hindi po magandang tignan sa harapan po ng Diyos yan. Pero alam ko po na kung lahat lang po ng members ay magbibigay po ng kanilang tithes and offerings po, hindi po kukulangin or kakapusin po ang iglesia. Why? Dahil alam po ng Lord na yung pong tithes and offering ay sufficient para sa pagkain, para sa shelter, para sa clothing ng kanyang mga manggagawa. In fact, sa Nehemiah 13 verse 10, I also realized that the portions for the Levites had not been given them. For each of the Levites and the singers who did the work had gone back to his field. Ulitin ko, had gone back to his field. So dito po malino po na sinabi ng Bible na hindi po naibigay yung portion ng mga Levites. Basically, 10% po ng ani po ng mga Israelites. Kaya instead na gumawa po sa templo, ay napilitan po silang bumalik sa bukid. Para saan? Para po magtanim at meron po makakain. Napilitan silang bumalik. Kaya gusto niyo po ba na ganyan po mangyari sa mga full-time pastors and workers? Maliban na lang po kung meron pong pastor na gumagastos mo ng lagpas po sa pumapasok na income o yung pumaluhu yung pastor ay ibang usapan po yan. Pero hindi rin naman po masama na humingi po ng pledges sa mga members pag kulang ang panggastos sa church katulad po ng mga pangrenta sa venue or para sa evangelism. At lahat po ng gastusin, bukod po lang yung food, yung shelter, yung clothing ng pastor at mga manggagawa ng Lord. At pwede rin pong humingi sa pondo para sa mga kapatiran na naghihirap o nangangailangan ng tulong. Wala pong problema dyan. Basta food, kasama po yung shelter, pati yung clothing ng mga manggagawa ay dapat po sa tithes and offering manggagaling. Now, moreover, there are some benefits of Malachi 3:10. Tingnan po natin. Ang sabi rito, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Dito po mayroon pong challenge ang ating Panginoon. Ang sabi ng talata, try me. Subukan daw natin. Subukan mo daw ang Diyos. At kundi ang gawin ng ating Panginoon ay buksan niya po ang langit. Ibuhos niya po, buksan niya yung bintana ng langit at ibuhos niya yung pagpapala sa iyo. Ibig sabihin, darating yung blessing sa iyo. And most of all, sa verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Naniniwala po ako na kayang gawin po ng devil na pabagsakin po yung mga businesses po natin. If we remember what happened to Job, sa kapahintulutan po ng Diyos, nabankrap po siya. Pero lumilitaw po dito sa talatang binasa po natin na pag nagbigay ka ng tithes and offering, take note, nagbigay ka ng tithes and offering, God will drive away the devourer from your livelihood. Aalisin niya, tatanggalin niya. Na kung tutuusin, papaano po magbigay sila David? Nung araw, pati yung mga Israelita. It was more than tithes and offering dahil alam po nila. Una, karapat dapat lang po siyang bigyan ng ganun dahil sa kanyang power and glory. Second, alam din po nila na kahit anong ibigay po nila sa Lord, ay hindi po kayang tapatan na kahit gaanong kalaking halaga ng salapi, ang kabutihan po ng Diyos sa kanila. Lalo na po sa New Testament, kasama po tayo. Ano po maigaganti po natin na salapi sa buhay na ibinigay po ng ating Panginoong Hesukristo para lang maligtas tayo? Hindi po kayang tapatan ng berean yung kaligtasan na binigay niya sa atin. Kahit buhay po natin mismo ang ibigay natin sa Kanya, ay hindi pwedeng ipantay sa ibinigay po ng Diyos po sa atin na kaligtasan ng ating kaluluwa patungang impyerno. Siguro kung yung bayaman sa Luke 16, mga kapatid, na nasa hell,
ay bibigyan lang po ng isa pang pagkakataon mabuhay sa mundo. Baka hindi lang tithes ang ibibigay niya. Papayag siyang ibigay lahat ng kayamanan niya kay Lazarus na ayaw niyang bigyan nung nabubuhay pa sila sa lupa. At mas pipiliin pa niya na maging katulad ni Lazaro na isa pang bulubi, wag lang po siya mapunta sa impyerno na kinalalagyan niya. Doon po tayo iniligtas ng Diyos sa hell. Kaya hindi po niya pinanghinayangan na ibigay niya yung buhay niya, hindi siya nang hinayang. Huwag lang tayo mapunta sa hell na habang buhay na paghihirap ang dadanasin mo. Kaya papaano po natin ngayon ipagkakait? At dapat pang paliwanagan ng husto. Kailangan pa ng explanation ng husto. At alamin kung dapat ba magbigay ng tithes or hindi dapat magbigay. Samantalang kahit buhay po natin ay hindi pwedeng ipantay sa kaligtasan na binigay po ng Diyos sa atin. Hindi po natin maipapantayan. Kaya po dito po sa To God Be the Glory Church, mga kapatid, wala pong pilitan ng pagbibigay po ng tithes. Basta sinasabi po namin sa inyo, pero nasa inyo na po kung gusto niyo po sumunod o hindi po sumunod sa sinasabi po ng ating Diyos. Now, para naman po sa mga first time viewers, kayong po ay narinig po ninyo kung ano po ang ibinigay po ng Diyos para tayo po ay maligtas. Yan po yung binigay niya yung sarili niyang buhay. At yan po yung tinatawag na gospel na kailangan po natin paniwalaan para po sa ating kaligtasan. Pag sinabi po natin kaligtasan or salvation, so please listen to me sa lahat ng mga first time viewers. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God." Malinaw na sinabi po ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive and in which you stand, by which also you are saved." Ulitin ko, "by which also you are saved. If you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures." So sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ, yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. Tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan, yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong is, believing enough? Pag tayo po ba'y naniwalat na ng palataya, wala na po tayong gagawin, tutuldok na po tayo dun, or hihinto na po tayo dun. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, "For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So meaning to say, the gospel of Christ must be obeyed. So once tayo'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa pananampalataya or sa believing lang. But rather, we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya alam po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. "Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala ko na kahit feeling mo, ikaw ng pinakamasamang tao sa balat ng lupa. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. Yan po yung unang-unang step. Tayo po hihingi po ng tawad sa ating Panginoon. Magsisisi po tayo at patatawarin ka ng ating Diyos na buhay. Yan po yung unang-unang step. We need to repent. Now, second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore, we were buried with him through baptism into death." Ulitin ko, "Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised
from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So that means we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Kaya po sinabi ng talata that we were buried with Him through baptism into death. Hindi po yung paghuhugas po ng dumi ng katawan, kundi yan po'y paghuhugas o pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, hindi po sa pangalan na iba, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, ang ating pong regeneration. So sa madalit sabi, tayo po'y mababago na po, na nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11, kaya hindi po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Aminin nyo man hindi, we all have weaknesses. At ang hirap po magbago pag sa atin lang po mga sarili. Minsan, magbabago tayo, isa, dalawang buwan. Sa mga susunod na panahon, we go back to what we used to be. Bakit? Kasi sarili mo lang. But you know what? Once you have received the gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin to overcome all our weaknesses, yung lahat ng kahinaan natin, para makapagbago ng tuluyan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod naman po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po, tatlong bagay na ito kailangan maganap po sa atin po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itas po ninyo ang dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo? And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit nyo ang panalangin ito, nandun yung buong puso, na tayo po'y humihingi ng tawad sa ating Panginoon, tayo po'y nagsisisi po ng ating po mga pagkukulang o mga kasalanan po sa Kanya while you are repeating this prayer. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po yung first step. Para sa second step po, sa mga interested po magpabaptize, anya po yung ating po mga telephone numbers sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism or otherwise. Andyan po ang ating pong FB page. Iwan lang po kayo na mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So sa pagkakataon po ito, bilang pagtatapos po natin, muli, yuko natin ang ating po mga ulo. Tayo po yung magpasalamat sa ating Diyos. Lord, minsan pa kami po yung nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa mga salita mo. Haya mo lahat ang aming mga napakinggan na tumimo sa aming mga puso't isipan, at hindi lang po basta mapakinggan, kundi ito po, Lord, ay ma-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. At ngayon po ay na-realize namin o nakita namin kung gaano po kahalaga ang tithes and offering, Panginoon, sa harapan mo, Panginoon. Lord, ikaw na pong bahala, and we look forward sa susunod na linggo sa mga ituturo mo po sa amin. And Lord, I pray that you continue to bless us all throughout the week. Maraming salamat. This we ask in your most precious and wonderful name, and claiming the victories in our lives today. In Jesus' name, amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory.